So lagay lang natin ulit 168.254.254. So makita niyo yung setting, nandito na agad, di ba? May makikita kayo dito. Ito ang kadalasang ano eh, nire-request ang antenna daw, yung kung paano palitan yung antenna settings. Naka-external na siya, guys. Pero try natin buksan yung logins niya or yung system, yung administrator niya. Tingnan natin kung meron pa siyang pwedeng magawa or pwede siyang palitan into different setting. So ngayon, makita nyo muna dito kung ano yung status ng system ng device. Ang band na ginamit, number 3. Anong equivalent gani? Band 3, basta band 3 lang. Band 3? Oh, basta yan ang ano yan. Tapos maglalagin tayo, guys. Let's log in. Ayan. Remember natin yan. Ayan, guys. Ito na yung settings. Try natin palakihin siya. I think okay na yun. Nakikita nyo naman, no? Nakikita nyo ang mga settings niya dito. Yung band 3. So mamaya makikita natin yan. Sa device setting na lang. Sa device setting naman, makikita nyo yung mga nakakonnect na device. Apat na, no? Ay, lima. Lima. So lima po ang nakakonnect sa device. Pero mabilis pa rin. May speed pa man. Mabilis pa rin po. Kahit nasa ano tayo, nasa lugar na kung saan talagang punong-puno ng mga kahoy. Nasa bukid tayo, guys. So, may limang nakakonnect na devices. Isa-isahin natin. Dito makakontrol natin kung sinong gusto natin tanggalin, ma-eliminate. So, yeah. Sa advanced setting, punta tayo ng advanced setting. Sa advanced setting, makikita natin yung IP address. Yung tinype ko kanina, 192.168.254.254. Tapos, yan yung ibang setting na hindi naman natin pinapakilang. Balik tayo. Statistics. Tingnan natin. So, wala pa tayo dyan. Wi-Fi settings. Sa Wi-Fi settings, Wi-Fi switch lang naman ang nandito. Tapos may mga sub options dito. Tingnan natin. So, ang dami-dami pa pala mga settings nito, guys. Mamaya, punta tayo dun habang sumisigaw ang manok. Ano frequency kayo nung eh? Mayon yan. Ayan. Type kayo. Ano ang sa ino? Oni, may oni magao, naka-channel bandwidth. Ayun, nakasagad siya sa 40 megahertz ni, no? O yan, no? Naka-auto ka baga sa frequency. Naka-auto siya, guys, sa frequency. Kabalik muna tayo dyan kasi wala dito yung hinahanap natin. Band. Sa mga band. Parang na pang band. Paano na ko ang band? Hindi? Kick settings? Ayan, kick settings. Next mo. Ayan, may next. Ito na tayo, guys, ha. Punta na tayo dyan sa band. Ha. May mga next dito, guys. Wait lang. Balikan natin. So, ayan. To highlight lang. Dito tayo sa quick settings. Next. Wait lang. Quick settings. Tapos next. Configure na yun yan. Nasaan? Configure of parang. Last click mo na. Ay, guys, ito yung ginagawa para. So, walang ano, walang setting para mapalitan ng external sa internal antenna. Automatic na yan. Automatic. Guys, automatic ka. Pasensya na sa mga fake news ko dun sa una. Di ko nga kapato, guys. Ang pinagrebay ng antenna, no, itong ano. Yung isa, yung bit, yung Huawei, guys, ang napapalitan. Hindi itong modem na ganito, guys. Hindi siya napapalitan. Sa Huawei. Oh, yung Huawei, yung pinakita ko sa previous videos ko, dun yung napapalitan. So, ngayon, pupunta tayo dito sa link. Anong itatype? I-dime pigiris mo ito. Gusto. Okay. Ano mo lang siya, edit mo lang itong kapinombro. Eh, oh. Hanggang lang yun sa quick. Iris mo yan. Hanggang quick. Delete. Saan? Tada mo lang yan, ano yan, number, frequency, ha-type mo ang frequency. Frequency, ganyan. Na. Okay na yan, next. Tapos enter na. Walas na yung band 3. Ayan, naka-band 3 tayo, guys. So mga sa mga nagtatanong kung paano siya mag-work din sa area niyo at lumakas, ganyan din gagawin niyo, guys. Punta tayo sa
quick setting hanggang sa next next. Iubos natin yung next doon ano bago ang apply. Pag natagpuan na natin yung apply, guys, i-search mo na, pindutin nyo na yung link. Parang ginawa natin kanina, yan. Tapos, pwede ding i-speed test ang bawat isa. But anyway, pinalitan lang natin yung link, yung last ng link ng number frequency. Tapos in-enter lang natin. Di ba? So, yan. Ito na kasi yung hinihintay, yung tinatanong ng karamihan kung paano daw pabilisin. So guys, ito lang guys ang kaya kong ipakita sa inyo. And then dun sa mga una kong video, sabi kaya ako duman sa comment na may setting sa antenna. Nalito lang ako guys, dun kasi yun sa Huawei B316 ang may setting. Pinakita ko naman yun guys dun sa mga una kong videos guys ha. So kung napapanood ito ng mga nag-comment dun na about dun sa settings sa kung mapapalitan ng internal or external antenna sa administrators or sa admin access, hindi po, malinaw na malinaw na hindi po dito. Fake news na mga comment ko nung una. Nalito lang ako guys, dun talaga yun sa B316. Yan. But anyway, sana nasagot na natin at naipakita na natin paano pabilisin yung Globe at Home Wi-Fi. No, gamit yung MIMO antenna or pag pinasok natin yung admin access. Ito na yung paraan. So guys, don't forget na kapag nag-change kayo ng band, kailangan mag-speed test kayo. Kasi ano yung pinakamataas, di yun na yung pasok sa area nyo, guys. May mga band kaya. Depende sa band, ha? So, that's for today. Subscribe, charot. Oh guys, sa next video ko na, magpapakita ko sa inyo yung mga speed test kung paano natin namin nakuha yung pinaka-powerful at pinaka-perfect na band dito sa area namin. Again, it's Camarinesur po, guys. Dead spot talaga siya. Kailangan yung gumamit ng MIMO antenna. Bye for now, guys. Ha? Bye.